sa nagtanong po. Yes. Mula po kay Texter 0917-9193-163. Salam, brother. Walaikum salam. Tama bang gumasto ng kayamanan upang maipakita lamang sa tao? Okay. Ang tanong niya, brother Alcaca, ay tama ba daw na gumasto tayo ng ating kayamanan upang maipakita lamang sa tao? Of course, ang sagot natin dyan, ito ay hindi tama. In fact, ito yung mga taong kinapupuutan ng Allah. Gumagasto. Yes. Pakitang tao. Correct. Yes. At ito, marami yan sa atin. Exactly. Yes. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Ito ang sinabi ng Allah sa chapter 4, Suratul Nisa. Ang talata po ay 38. Ito yung mga gumagastos bilang pakitang tao lamang. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walladhina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billah. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Sa pinakamalapit na kahulugan, at gayon, aming inihanda ang kaaba-abang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao. Upang mamalas o makita lamang ng tao. At hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. At sinumang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masamang kasama siya. Kaya dapat po na tayo ay, kapag tayo po ay gagastos, dapat hindi pakitang tao. Yes, so, kung ganun, ano po ba ang tamang paggastos ng kayamanan? Maring itanong nyo. Ano po ba, Brother Khalid, ang tamang paggastos ng kayamanan para ito'y masabing hindi pakitang tao? Simple lamang po yan. Ito po ang sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Sa chapter 2, Suratul Baqarah po yan, ang talata ay 195. Sabi niya ganito, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله. Yun ang liwanag, no, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, brother. At gumugol kayo ng inyong kayamanan alang-alang sa landas ng kapakanan. Fi sabilillah. Yes. Kapag kayo ay gagastos, gagastos kayo sa landas ng Ama. Halimbawa, katulad sa pagdadawa, abay, ito'y tisabili nila, ano po? Yes, tama. Napakalaking reward po yan, Brother Alcaca. Ginagawa mo ito po, the sake of Allah. Exactly. Yes, at alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging pakinabang mo sa kayamanan mo na ginastos mo sa landas ng Allah? Ito po ay parabagang namumultiply siya into 700 times Allah, kapag ikay gagastos sa landas ng Allah. Yes, for the sake of Allah. Yes, ang Allah nagsabi niya, Brother Alcaca, yes, di ba? Chapter 2, ang talata ay 261, ganito ang kanyang sinasabi, ikra. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ هَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang nakakatulad nila ng gumugol ng kanilang kayamanan sa landas, kapakan ni Allah. Kapakanan. Ay katulad ng isang butil ng mais. Ito ay tumubo at lumaki ng 7 busal at ang mga bawat busal ay may 100 butil. Kita mo, kapatid na Alcaca, ang halintulad daw ng mga taong gumagastos ng kanilang kayamanan sa landas ng Allah, ito'y inihalintulad sa isang butil. Na kapag ito'y tutubo, magkakaroon siya ng 7 busal. At ang bawat busal ay merong 100 butil. Eh, magtakin mo, 100 yun.
isang daan bawat isa times 7. So 700 times 700 times ang gantimpala na inilaan ng Allah sa iyo dahil sa paggastos mo sa kayamanan mo sa kanyang landas. Yes. Kaya huwag po tayo magpapatumpik-tumpik, mga kapatid. Sigurado po yan na gagantihan kayo dahil ang Allah mismo ang nagsabi niya, Alkaka, isusunod mo lang sa talata 262, ang Allah mismo nagsabi, gagantihan kanya. Ikoro. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. Sa pinakamalapit na kahulugan, yes, ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas, kapakanan ni Allah, at hindi naghihintay ng kasunod. Yes. So, walang, hindi naghihintay ng kasunod. Ng kasunod, yes. Put, na ang kanilang bigay ay marapat na alalahanin. Mm. Maging ang pagpaparinggan, alalaong baga, ipamamalita sa paraang masakit sa tainga. Yes, na sila ay nagbigay na maaring ikapahiyan ng tumanggap at magdulot sa kanya ng kasahulan. Ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon. Sinabi mismo, may ganti pala talaga, yes, Brother Alkaka. Mula sa kanya, sa kanyang Panginoon. Mm. At sila ay walang dapat pangambahan. Allah. At hindi sila magkakaroon ng kalumbayan. Yan yung mga taong gumagastos at hindi na hinahangad yung magiging ibalita pa, bro, ipamalita, sa iba. O di kaya ay maghahangad na meron siyang after doon, no, kundi ito sa landas ng Allah. Talagang gagantihan siya, no? Yes, Allahu Akbar. After all, kapag hindi mo gagastusin ang kayamanan mo, itatago mo ito sa bangko, shall we say, itatago mo sa bangko, hindi mo gagastusin sa landas ng Allah. No, hindi mo gagastusin ito. Iiwan mo rin yan, kapatid. Aharap ka sa Allah na mag-isa at iiwan mo ang lahat. Wow. Yung 1 million mo, 2 million, o 1 billion na kayamanan sa bangko. Yes. Iiwan mo yan. Mag-isa tayong haharap, mag-isa tayong babalik sa Allah at iiwan natin ang lahat ng ibinigay sa atin na kayamanan sa mundo ito. Siya mismo ang nagsabi, hindi mo ito mapapakinabangan. Tingnan mo ah. Chapter 6, ang talata ay 94 ng Quran. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah wataraktum ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa amin na nag-iisa. Katotohanan, pakiulit kapatid. At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa amin na nag-iisa. Yan. Na walang kayamanan, mga kasama, o ano pa mang bagay, katulad ng kayo ay aming likhain sa pasimula. Mm. Iniwan ninyong lahat ang mga bagay na aming ipinaggaloob sa inyo. Hindi namin namamalas sa inyo ang inyong mga tagapamagitan na inaakin na mga katambal ni Allah. Ngayon, ang lahat ng relasyon sa pagitan ninyo at nila ay pinutol na at ang lahat ng inyong ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo.
Matindi, no? Ganyan-ganyan ang mangyayari sa atin. Kapag hindi natin, kapatid, gagastusin, wala rin may silbi. Iiwan din natin. Wala, walang silbi. Kaya mas mabuti pa, gagastusin natin sa landas ng Allah. Yes. Inshallah tayo pagpapalain ng Allah. Magkakaroon tayo ng gantimpala, kapatid. Ng ating... Sa dawa, ang dami mga tao ngayon nagpapalaganap ng Islam, walang mga support. Yes, di ba, kapatid? Yes, o, maraming mga tao nagpapalaganap ng Islam na kahit pamasahe, wala. Yes. Ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang gawain pagpapalaganap ng Islam. Tama. Ito yung mga taong dapat suportahan. No? Yes, okay, yun po ang aming kasagutan.